Isa sa mga inangaan at tanyag na artista sa henerasyon na ito, sina Dean Lustre. Kasabay ng pagiging matagumpay niya sa larangan ng showbiz industry ay ang kanya ding patuloy na pagyaman. Sinasabing may kabuuang yaman na tinatayang 200 million pesos sina Dean Lustre. Totoo nga ba ito? Ngayon ay samahan niyo ako at alamin natin kung gaano nga ba talaga kayaman sina Dean Lustre. At ano na ang mga bagay na naipuntar niya sa perang ito? Alam mo ba na noong taong 2017, kasama si Nadine Lustre sa listahan ng mga 10 pinakamayaman na young actors sa Pilipinas? Kasama niya sa listahan ay walang iba kundi sila Liza Soberano, Julia Barreto, Julia Montes, Daniel Padilla at iba pa. Ngunit si Nadine Lustre ay hindi pinanganak na mayaman. Bata pa lamang ay nagsusumikap na siyang iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan sa pamamagitan ng pagiging extra sa mga commercials noon at pag-audition sa iba't ibang mga TV shows sa pagbabaka sakaling siya ay matanggap dito. At isa na nga dito ang pag-audition niya sa Pinoy Big Brother noong 2010 kung saan siya ay nabigong makapasok. At noong tuluyan ng naging matagumpay si Nadine Lustre sa showbiz industry ay siya na ang tumayong breadwinner ng kanyang pamilya. Si Nadine Lustre ay isa na sa mga artistang sinusubaybayan at mayroong libo-libong mga tagahanga sa mundo. Siya ay unang nakilala noong bumida siya sa patok na movie noon na Diary ng Pangit, kung saan ay kasama niyang bumida dito ang dati niyang ka-love team at ang dating boyfriend na si James Reid. Ang movie na ito ay kumita ng 120 million pesos at dito ay tuluyan nang nakilala ang tambalan nila Nadine Lustre at James Reid, o mas kilala na nakakarami na Jaydin. At dito nga ay sunod-sunod na ang mga naglalakihang mga proyekto na kinabilangan nila na Dean Lustre at James Reid. Tulad na lamang ng pagganap nila sa isa na namang patok na movie noon na Talk Back and You're Dead na kumita ng kabuuang 76.9 million pesos. Noong 2015 naman ay tuluyan nang nag-sign si Dean Lustre ng kontrata sa ABS-CBN. Kasama pa rin ang dati niyang ka-lab team noon na si James Reid. At sila ay nabigyan agad ng oportunidad na bumida sa dalawang teleserye. Ang On the Wings of Love na pinalabas noong 2015 at dahil sa tugubay nito, ay nasundan naman agad ito ng isa pang teleserye, ang Till I Met You na pinalabas naman noong 2016. Si Nadine Lustre ay mayroon ng 10.3 million followers sa Instagram, kung saan ay ginagamit din niya ito upang kumita ng malaking pera sa pamamagitan ng pagpo-post ng iba't ibang mga endorsements dito. Siya din ay mayroong 5.6 million followers sa kanyang Facebook page na pinamamahalaan ng dati niyang management na Viva Artist Agency. At noong nakaraang taon nga ay pinasok na din ni Nadine Lustre ang mundo ng TikTok, kung saan ngayon ay mayroon na siyang kalahating milyon na followers. Sa ilang taon ni Nadine Lustre sa showbiz industry ay marami na siyang kinabilang ang malalaking proyekto na naging daan upang siya ay maging ganap na milyonaryo. Si Nadine Lustre nga ang unang Pinoy na naging brand ambassadress ng H&M, ang isa sa pinakamatagumpay na clothing brand hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba pang bansa. At si Nadine Lustre din ay kinuwang endorser ng isang malaking kumpanya sa buong mundo, ang Jordan. Si Nadine Lustre ay mayroon ng mahigit 30 endorsement galing sa mga naglalakihang mga kumpanya at sa bawat endorsement na ginagawa niya ay binabayaran siya ng bilyon-bilyon dito. Wow! Palagay natin na binabayaran si Nadine Lustre sa isang endorsement na nagkakalagang 6 million pesos. Sa 6 million pesos na ito ay 60% ang napupunta sa kanya at 40% naman sa kanyang management. Nangangahulugan na nakakakuha na agad na nagkakalagang 3,600,000 pesos si Nadine Lustre sa isang endorsement lamang. At kapag ito ay tinames natin sa 30 endorsements, nangangahulugan na si Nadine Lustre ay kumita na ng mahigit 108 million pesos dahil sa kanyang mga endorsement lamang. Ang laki, di ba? Noong taong 2017 naman ay naglabas si Nadine Lustre ng sarili niyang fragrance line. Pinangalanan niya itong Luster. Ito ay nagkakalagang 3,000 pesos at ito ay mabilis ding na sold out dahil sa suporta na ipinakita ng kanyang mga tagahanga. Noong 2018 naman
ay naglabas naman ang sarili niyang make-up line si Nadine Lustre, ang Lustrous. Ito ay collaboration ni Nadine Lustre at na isa sa mga pinakasikat na make-up company sa ibang bansa, ang BYS. Ito ay napuno din ng suporta at libo-libong mga tao ang bumili ng kanyang make-up collection. Noong 2019 naman ay nagbukas ng sariling business si Nadine Lustre. Ito ang kanyang franchise ng Nails Glow na matatagpuan sa SM North EDSA, kung saan ito ay sinasabing kumikita din na malaki dahil sa suporta na binibigay ng mga tagahanga ni Nadine Lustre. At alam nyo ba na si Nadine Lustre ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamahal na kondominium na matatagpuan sa Makati? Ang kondominium na ito ay napaka-engranding tingnan at ito ay mayroong mga nagmamahalang mga kagamitan ng pagmamay-ari ni Nadine Lustre. Sinasabing ang kondominium na ito ay may lawak na 120 square meters at nagkakahalaga daw na 50 million pesos. Dito kasalukuyan nakatira si Nadine Lustre kasama ang kanyang aso na nagngangalang Cal, na pagmamay-ari din ng dati niyang boyfriend na si James Reed. Sa isang interview, ipinasilip ni Nadine Lustre ang ilang bahagi ng kanyang kondominium kung saan ay pinakita niya ang ilan sa mga mamahaling kagamitan niya dito. Si Nadine Lustre din ay nagmamay-ari ng mamahaling sasakyan na ito na ginagamit niya upang makapasyal sa iba't ibang lugar at pumunta sa kanyang mga trabaho. Ang kotse na ito ni Nadine Lustre ay sinasabi nagkakahalaga na mahigit 5 million pesos. Ilang beses na ding nakita na sakay ng kotse na ito si Nadine Lustre kasama ang kanyang boyfriend noon na si James Reed. Talaga nga namang badami ng pinagkakakitaan si Nadine Lustre. Mula sa kanyang pagiging actress, pagiging endorser ng iba't ibang malalaking kumpanya, sa kanyang social media accounts at sa kanyang sariling business. At ngayon nga ay madaming mga tao, lalo na ang kanyang mga taga-suporta, ang kinukumbinsi siyang magbukas ng sarili niyang YouTube channel. Ang tanong, sa dami ng mga artistang mayroon ng kanilang kanya-kanyang mga YouTube channel, papasukin na nga rin ba ni Nadine Lustre ang mundo ng YouTube? Yan ang abangan natin. Talaga namang napakayaman na ni Nadine Lustre. Ngunit tulad nga ng nasabi ko kanina, siya ay hindi pinanganak na mayaman. Pero dahil sa kanyang pagsumikap at pagtsatsaga, ay naabot na niya ang kanyang mga pangarap at matagumpay na din niyang naiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Ikaw ba ay isa sa mga tagahanga ni Nadine Lustre? Kung oo, ano ang mga bagay na nagustuhan mo sa kanya? Kung hindi naman, ano naman ang mga bagay na hindi mo nagustuhan sa kanya? Huwag kalimutang mag-comment at hihintayin namin ang sagot mo sa ibaba. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. At ilike mo na din ang ating Facebook page. Maraming salamat mga kaibigan. See you in our next video.